Magandang araw mga kapa-G. So ngayong araw ang gagawin natin ay papalitan natin ng manual switch ang intercooler fan sensor natin. Kasi kadalasan nakikita ko sa mga threads, sa mga car groups, Pajero group, problema nila ito. At ang ginagawa ng mga mekaniko ninyo o mga electrician ninyo, nirerekta sa baterya. Abay, medyo mahirap po yun kasi yung life ng battery mo at saka yung life ng fan mas maiksi. Kasi yung battery pag umaga, lalo na kung pag mahina na, baka mamaya hindi na mag-start yung sasakyan. Kaya lagyan nyo na lang po ng switch. So ito po yung kailangan natin sa paglalagay ng switch. Number one, kailangan po natin ng T-connector or T-socket. Kadalasan sa mga shop, ang pangalan nito ay alternator socket. T dahil parang letter T ang korte pagkatapos mil dahil may dalawang patusok na wire or na terminal. And ang susunod, kakailanganin natin ng wires, of course. So ang nabili ko is 1.5 meters na single wire. So mamaya puputulin natin yan para maging dalawa. At pagkatapos naman yan, ang susunod na kakailanganin ninyo ay switch. Pwede rin yung toggle switch na pang sasakyan, 12 volts. Eh sa akin, ang available ko na switch, ito yung round switch. Okay, kailangan nyo yan. So, simulan na natin. So, paano nga ba? Unang gagawin ko ay hatiin ko yung wire sa dalawa. So be sure na parehas yung length ng wire. Mahirap naman kung yung wire na ginagamit natin mas mahaba yung isa pagkatapos yung isa mas maiksi. Kaya measure it wisely. Ayan. Okay. Puputulin natin. So kapag naputol na, ang susunod na gagawin natin dyan mga kapa-G, strip off lang natin yung wire. So ini-strip natin. Ayan, medyo makunat. Yun. Saka yung isa naman. Okay. Yan, ayos. So kapag na-strip off na natin, ang susunod na babalatan naman natin itong T-connector, yung wires niya. So alisin natin. Medyo mas makunat to. Okay. Ayan, yung isa naman. Ayan. So, ayos na. So, ang gagawin, pagdidikitin lang natin by twisting. So, dapat pati yung twisting, dapat malinis. Okay? So, gagamitin natin yung pliers para ma-flatten out. So, dapat ganyan. Parang na-solder. So, later on, pwede yung i-solder. At saka ilalagay naman natin yung isa. Okay? Solder, and then of course, pagkatapos, balutin nyo ng electrical tape. So, i-twist lang natin yung isang terminal. Okay. Ayan. And then, gamitin natin yung pliers para mas magandang pagkaka-twist. Okay. So, ayan. Ayan. Okay. Pwede nyong i-solder later on or balutin ng electrical tape. Huwag niyong kalimutang balutin ng electrical tape. Mahirap po na may naka-expose. So, ang susunod na gawin natin, yung other end po ng wire natin, strip off din natin. Kasi itong other end na to, ito po yung i-connect natin sa switch. Okay. Yan po ang switch natin. Sa ilalim po, mayroong tatlong terminal. So, ilagay po natin dun sa pinaka-outer terminal. And then, yung isa, ilagay natin sa gitna. Okay? Yeah. Outer. And then, yung isa sa gitna. Mas maganda kapag naka-solder ito, ha? Pero sa ngayon, hindi muna dahil itetesting muna natin sa sasakyan. I-solder nyo na lang later on. Okay, so nailagay na natin. So, ayan. So, yung switch po na yan, temporary fix lang po yan. Kung gusto nyo ng pangmatagalan,
relay na lang po ang gagamitin natin. So sa susunod na video, relay naman, okay? And yan yung connector. So ang gagawin natin, punta tayo sa sasakyan. Alisin muna natin yung intercooler fan sensor natin na nakakabit doon sa female connector. Okay? So yan, nalis na. At ngayon, ipapasok ko na yung ginawa kong wire or ginawa kong switch sa terminal niya. Yeah. So be sure na maganda o mahigpit yung pagkakapasok. Mas maganda kasi ito kaysa sa nirerekta ninyo sa battery. Okay? May switch kasi eh. Ayan. So, nilagay ko na sa loob yung switch. Nakaposition doon sa just below the dashboard. May isang bakante akong nakita doon. Kaya dyan ko linagay. Okay? So, yon natin. Balikan natin. Wow, yon. Medyo gumagana na yung intercooler fan. Just be sure na naka-turn on yung ignition or naka-turn on yung engine. So, that's all mga kapag-G. Yung kakalimutan mag-subscribe para ganahan ulit ako gumawa ng may iba pang video. So, salamat mga kapag-G.